Tinawag na ipokrito ni dating Senador Bongbong Marcos ang nagbitin ng Housing Czar na si Vice President Lenny Robredo. Ito'y kasunod ng pahayag ni Robredo na may plano manong nakawin ang Vice Presidency. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Kung si dating Senador Bongbong Marcos naman ang tatanungin, matagal na raw dapat nagbitiw sa pwesto ang nakalaban niya sa eleksyon na si Robredo, lalo't sumasalungat umano ito sa mga pulisiya ng Administrasyong Duterte. Tinawag din ni Marcos na ipokrito si Robredo, kaugnay ng pahayag nito na may planong nakawin ang pagka-vice-presidente. Ayon kay Robredo, bago pa man daw abisuhang huwag nang dumalo sa cabinet meeting, may nagbabala na raw kay Robredo ukol sa planong pagsulot sa kanya ng vice presidency. Meron ng mga grupo na pro Bongbong Marcos na nagtitweet na nag-goodbye na sa akin. So yung sa akin lang, paano nila nalaman? Gusto sabihin, kabahagi din sila sa inner circle nung gusto magtanggal sa akin. Parang kinoconfirm lang nito yung matagal ng warning sa amin na talagang out to get me. Parang lahat na effort talaga gagawin para matanggal ako. Sagot ni Marcos, si Robredo at ang kanyang partido umano ang nagnakaw ng vice presidency. Pambabastos at pagkukondisyon daw ito sa magiging aksyon ng Korte Suprema na tumatayong Presidential Electoral Tribunal na dumidinig ng kanyang electoral protest laban kay Robredo. Nanghihinayang naman daw si Senator Alan Peter Cayetano sa pag-resign ni Robredo. Nagkaroon daw kasi ng balance at kahit papaano'y koalisyon ang pagiging bahagi nito sa gabinete ni Duterte. Pero hindi naman daw tama na palagi na lang niyang babatikusin ang mga pulisiya ng Pangulo. If Bongbong Marcos and Lenny Robredo have a fight, huwag na nila idamay ang presidente. Dahil hindi naman siya kumikilos o wala siyang ginagawa. Victoria Tulad, GMA News.